pagkakaasa ng Diyos. Itong si Melchizedek ay binasbasan si Abraham. Bakit niya binasbasan? Eh siya nga yung sasebote ng kataas-taasan. Pwede alam nga namang iba ang magbasbas to. Blessed Abraham. At ang ika-apat, ito kasi yung kung mapapansin natin, pagka Abraham, 10th part, ito yung binigyan ni Abraham na ikasampung bahagi. 10th part of all. Okay? Ito na, king of righteousness. King of Salem. 7. King of Peace. Lahat po na sinusulat natin na ito ay nakalista, no? 8 hanggang 11. 8, 9, 10, 11. Without Father, without Mother, without descent, o yung tinatawag na pinagbulan ng kanyang lahi, no? Without beginning. Yan, ito yung mga ilang bagay, meron pa pala, 11, ito Banduel. Freeze. Continually. At pangalitan ito, nakila ang tao ito. Great is man. So ito yung binabanggit dito sa Genesis. Sa Hebrews chapter 7, kung ating ipagpapatuloy ng basa para sa kalinawan, ano? Sapagkat itong si Melchizedek ay hari sa Salem, ayan, kaserdote ng kataas-taasang Diyos, pangalawa, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, ang sabi rito sa Ingles, by interpretation o being interpreted, yung kanyang pangalan ito, King of Righteousness, King of Salem, King of Peace. O, kaya mapapansin natin, tunay, nakahanga-hanga itong saserdote ng Diyos na ito. At ito ay hindi kumbaga nararapat, para kasi ang intindi ko, pinagsasabong nila si Jesus at saka itong Melchizedek. Parang ganun ang nangyayari. No? Bakit kita natin, dito sa kanyang mga katangian, napakaganda ng record niya. At wala rito, kumbaga, ay dapat pang idagdag o gawin at kahit anumang papuri ay ibigay sa kanya. Matatabunan dito ang ating Panginoong Yesus. Ano? Dahil siya nga yung tinatawag na may pagkasaserdote magpakailanman. At ang taong ito ay dakila. Pagdating dito sa verse 3, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw, ni katapusan man. Ano ibig sabihin nun? Eh, siguro Diyos yan. Hindi. Hindi pa pwedeng walang birth certificate, Mr. Joseph. No certificate. Diba? Certificate ng ano? No certificate of birth o no certificate of death. Ito yung ibig sabihin dito sa verse 3. Ano? Hindi yung... Ngayon ang mahirap kasi pag nakabasa, ang intindi na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, eh parang si Jesus yan. Hindi mo gano'n? Yun nga sinasabi natin, kaya kung walang makita doon sa kanyang tinatawag na pinagmulan, wala siyang talaan ng lahi na kagaya nung kay Jesus sa Mateo chapter 1. O yung tinatawag na genealogy, yung kanyang pinagmulan o talaan ng lahi, anong hindi ipinakita ng banal na kasulatan? Yun ang ibig sabihin itong bagay na ito, kaya siya ay laging ikinukumpara. Yung kanyang history, nino, ni Melchizedek, history, na having recorded, hindi na itala.
Kaya hindi ibig sabihin na binanggit na without father, without mother, without descent o descending o genealogy, ang ibig sabihin nun ay kagaya na ng ating Panginoon, Jesus. Hindi ho. Kaya binanggit ito, wala siyang pagkakakilanla. No certificate of birth, no certificate of death. Wala kasi nga nabanggit sa kanya sapagkat saan tayo kukuha ng impormasyon eh siyam na beses lamang binanggit sa Hebreo. At dito sa alim na ito ay ang salita pang ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. O di ang natitira ay apat na lang. Mapapansin natin dito sa bagay na ito na itong tao na ito ay iginagalang at hindi ibig sabihin siya ay sasambahin. Sa verse 4 ng Hebreo, pansinin natin ang sinasabi, Hebrews chapter 7 verse 4 ay ganito po. Nilayin-nilayin nga ninyo. Ibig sabihin, usisahin niyong maigi. Sino? Kung gaano kadakila ang taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10th bahagi ng pinakamagagaling na samsam.